niya naman, Sir Chris, hindi naman siya nanonoklaw. Ayan, no? Papunta na sa mukha. Papunta sa mukha ako. Ano lang yan, gusto niya lang ako i-pet, gano'n. Okay. Pinoprotect niya rin kasi sa sarili niya kung mahulog siya. Okay. Kaya ako nagko-coil din. Mararamdaman mo naman masakit na eh. Kasi ko nararamdaman ngayon, parang kumapalubot na siya. You are watching Nanay Karen, Tatay Chester Vlogs. So guys, so nandito ulit tayo ngayon sa Cartimar. Nandito tayo ngayon sa 100% Exotic. So ito yung dating Reptile Lab. Kasama pa rin natin si Kuya Chris. O, oh, diba? Kuya Chris, ano na? Maganda na lang si Kuya Chris eh. So maglalagay din ako ng ganyan. Sige guys, update lang tayo ng mga available nila dito. Plus yung mga price. Tapos syempre, bibigyan na rin yung ilang tips si Kuya Chris ng mga pag-aalaga din sa mga reptiles natin. Sige, Kuya Chris, simulan natin dito sa mga ano. Ito. Anong tawag dyan, Kuya Chris? Iguana. Red iguana yung available namin. Red iguana. Okay, magkaya naman dyan? Price range nila, sir, around 15,000 po. 15,000. Yes. Okay. Ito, ganitong kalaki, anong age na nito? Yan, sir, around 1 year old. 1 year old na to. Okay. Tapos tatagal to, mga ilang taon din sila? Lifespan nila, 20 years. Matagal din. Years. Okay. Medyo mahaba din. So, pag nag-alaga tayo nito, mga senior citizen na tayo. Mag-alaga pa tayo. Ito naman. Yan, sir, yellow foot tortoise po. Ah, ito yung yellow foot, no? Oh, ito ba yung lumalaki ng... Ayan, sir, ano, medium size lang sila eh. Around 13 to 15 inches lang yung pinaka-adult size nila. Ah, okay. So ito, hindi siya yung gano'ng kalakihan, no? Opo, tsaka forest type tortoise sila, forest type. Ah, forest type. Okay. Medyo humid din yung setup sa enclosure nila, ganun. Ah, okay. Hindi siya kagaya nung iba na parang mas tuyong-tuyo yung setup. Yung kasi desert type. Ito, kaparehas ba siya? Ayan, magkaiba siya. Ah, ito, ano naman to? Sulcata tortoise. Ah, ito yung sulcata. Okay. Ito yata yung third largest, tama ba? Opo, ayan yung third largest. Oo, ito yung third. Isa tumago doon sa ilalim. Ayan, pala naman ganun. Sige, magkaya naman dito? Ayan, sir, not for out pa sila eh, pero around 10 to 12,000. 10 to 12. Ito 15 yung range, no? Ayan, 15,000 na lang yung range. Ah, ito, maganda, 15 na ito mismo. Yo, malalaki na kasi naiwan eh. Last time, February 9 to 14, nag-sale kasi kami. Ah, ganun, sayang. Hindi na inabot. Magkano nung nag-sale kayo? Less 20%. Wow, okay. Tagli 15K, 12K na. Wow. Kailan ulit kayo mag-sale niya, Kuya Chris? So ngayon, ipopost namin naman sa FB page na 100% Exotics pagka, ano. Pagka meron tayong mga sale. Okay. Sige, yan ha, guys. Abangan niyo yung mga sale nila, Kuya Chris. Sige, tapos ito, parehas na ba ito? Opo, parehas. Ito, parehas na pala ito. Mga red iguana yan, no? Mga 15,000 yung range niyan. So, depende na. Mayroong 10,000 yung mas maliit-liit pa, no? Opo, kaso naubos nung sale eh, yung tagti-10,000. Ah, oo. Kasi 8,000 na lang yun eh, no? Tapos kasama yung closure, magkano ang aabutin? Kulang-kulang siguro, nasa 20 to 25K. Oo, okay, pwede na. Sige, tapos ito, parehas na rin, ha? Yan, not for sale. Ah, not for sale pala to. Ah, okay. Ang ganda, no? Kaya nakasolo yung dalawang yan. Ah, ito, pati ito. Okay. Itong ano natin, crocodile natin. Yung crocodile na yun, sir, Cayman crocodile. Not for sale po sila eh. Ay, not for sale po yun eh. Pero meron po kaming hatchling yan, around 12 inches. Ah. 35,000. What? 35,000. Okay. Pre-order po. Pre-order tayo. Ang ganda rin, no? Hanggang kapag ka ito, ganito kalaking Cayman. Yung advisable sa kanya pag inalagaan mo siya, gano'ng kalaki yung enclosure niya? At least siguro mga 10 feet yung enclosure para medyo malaki yung... Lalangoy-langoy niya? Oo, yung gagalawan niya. Kasi 5 feet naman ang pinaka-max size nila. Mm-hmm. Allowance na lang yung another 5 feet para makakilos-kilos, makaikot-ikot. Okay, so ito mga 4 feet na to, no? So konti na lang, matured na to. Pero... Going to 4 feet siguro, pero maliit pa siya, sir. Eh. Maliit pa to, kaya talaga ano. Ayan, lalapad pa talaga yung magka. Control naman kami dito sa pakain kasi, ayun nga, dyan siya naka-display. Pero kung pad o farm size siguro yung enclosure, kahit pakain ka lang pakain. Kaya ang bilis din lumaki, no? Sige, eto, iba to, no? Iba to, iguana na to, no? Ayan, sir, albino iguana na male yan, eh. Magkaya naman dyan. Not for sale, sir. Not for sale, din. For breeding po kasi namin. Kayo mismo yung nagbe-breed, no? Ganda rin, no? Pero usually, pag mga ano nito, yung mga binibenta nyo, pagka meron na kayo available, magkano ang range nyo? Last na out namin yan, 2019, sir, 80K ata yung hatchling. Ganun, hatchling pa lang. Pero baka
mas mababa kung makapagpapisa kami ngayong taon niya. Ah, oh, sige. Ilang taon lifespan nito? Ganun rin, sir. Ito 25 years din. Wow, pero tagal. Depende po sa pag-aalaga talaga. Oo, oh, yun talaga naman. Crucial naman yung kahit saan eh. Kahit sa tao. Ito, ang ganda. Meron ka ngayon. Yung dalawa pala to. Akala ko isa lang. Opo, dalawa sa dalawa. Magkaya naman. Ay, ano naman to? Ito yung mga hindi nyo rin binibenta to, no? Opo, ayan. Mga pang ano. Pang show. Oo, yan. Ang tawag dito? Albino Burmese Python po yung yellow. Yung white naman, ivory. Ah, ivory. Pareha silang Burmese. Opo, pareha silang Burmese Python. Oo, yan. Ang ganda. Okay. So, tapos meron pa tayo dito ilang mga... Ay, ito albino rin ba ito na, ano? Yes, yung albino iguana. Kakagaya na rin nun? Opo. Hindi rin for sale. Hindi rin. Ah, hindi rin. Okay. Mga naka-line up kasi sa breeding namin yung mga... Okay. Tapos ito? Ayan po, Savannah Monitor Lizard. Bali, for breeding din po kasi namin eh. Kaya dinisplay lang muna dito. Ah, ganun. Para mas mabantayan. Ah, okay. Pero usually ito, nakapagpapisa na rin ba ito? Hindi pa? Hindi pa, sir. Kasi yung last time na nangyari dyan, yung female nag-egg siya sa may water dish. Sayang. Nababad yung itlog kaya sayang. Kaya ngayon, mas maganda, matututukan dito. Sige, abangan natin to kapag ka... Sana. Sige. Tapos dito, mga ano naman tayo, mga python, no? Opo, yan. Ito, mga iba't ibang python. Nakaraan, inabutan ko to mga nagpapalik. Ito, anong tawag dito kaya, Chris? Ayun, sir, 3-geniable python po eh. Lesser pastel pinstripe. Pinstripe, ang tawag dyan. Yan, ganyan, mga magkano yan? Around 17,000. 17,000. Okay, ito. Ayun, sir, cinnamon. Cinnamon naman yan. Opo, na ball python. Ball python siya, no? Okay. Yes, magkano naman dyan, kaya, Chris? Yan, sir, 15,000. 15,000. Female yan. Yung nasa task kanina, male. Pag ba ganito magkaiba yung ano na, pwede sila mag-mate? Yan. Pwede, sir. Ah, pwede rin. Basta pares ball python pa pwede. Ah, okay. Pero pag ibang breed na siya, hindi na sila pwedeng magsama. Yes po. Okay. Ito. Ayun, mga ball python rin po. Kaya minsan lumalabas yung kakaibang markings dahil pag nag-crossbreed, crossbreed din sila. Yung iba po kasi, 3-gene na, 4-gene combo, ganun. Ah, ganun. Ang gene yung tinatawag, yung mga iba't ibang genus na nila. Opo. Kumbaga. Tsaka sa coloration, tsaka sa pattern, doon na nakikita. Doon na nakikita. Okay. Galing, no? Kaya pwede ka rin pala mag-cross-cross. Kaya the more na mas marami siyang gene, mas mataas yung value. Yes, sir. Opo. Ah, ganun. Okay. Oh, yan. Oh, ito naman, mga... Ayun, sir, ball python. Ah, ball pero ito po, ito, mga to. Boa po yan. Red-tail boa. Anong kaibahan ng dalawa? Mas malaki ba to? Mas malaki si boa. Okay. Magkano ang pag sa boa? Price, sir, red-tail boa... 9,000. 9,000. Mas mababa siya kaysa sa mga ball, no? Okay. Pero depende kasi. Normal kasi yung boa na yun eh. Kaya ganun yung price. Ah, pero may matataas din na range. Meron. Okay, ito naman. Ayan, clown pinstripe na ball python din. Okay. Parang 35,000 ata yung price niya. Ah, medyo mataas to, no? Opo. Okay, so pag ito na-cross din sa iba, pwede mas sumasa yung value, gano'n? Opo, eto, nandito ba yung sand python na? Sand ano? Sand boa. Oh, ayun, nakatago. Nandito siya ayun, sa pinaki. Ayun, nakikita niya talagang ganito yung ano niya, enclosure niya na may sand siya. Eto nga, isa hindi makita. Ulo lang. Ulo niya lang. Ayun, ayun. Oh, yan. Magkano naman sa ganitong mga sand boa? 35,000. Ah, yung adult na po yan eh, male. Ah, kasi maiksi lang talaga to, no? Maliliit lang. Oh, yan. Mga sand boa. Ito naman, anong tawag dito? Ayun, sir. California king snake. Ah, ano to? Medyo poisonous ba ito? Non-venomous din naman. Ah, non-venomous din. Ganun. Ito, ganito. Magkano naman ito? Price niyan, sir, is 35,000. Wow. Okay, 35,000 naman. Ano na to? Adult na ba ito? Hindi pa? Juvenile, pero pwede nang juvenile pa pala yan. Pwede na rin i-breed yan, sir. Eh. Almost going to sub-adult na rin ata yan. Ah, ganun. Hanggang gaano kalaki ba ito? Tumataba pa siya? Mas mababa pa? Depende sa pakain kasi. Eh. Medyo tataba pa, tsaka hahaba na lang ng konti. Konti na lang. Sige. Oh, ito, medyo malaki. Ayan, ball python. Adult na po yan. Ayan, adult na. Okay. So, magkano ang pagkaganya mga breeder po, size na? Parang 60,000 ata yan. Yung pastel double head candy ata yan. Kargado po kasi, kaya ganun yung price niya. Oh, okay. Sige. Tapos ito. Ayun, sir. Ball python din po. Ah, parehas na sila nung isa? Opo. Okay. Ito yata, iba.
Ayun, ball python din. Ah, parehas din to. Ball. Ito ganito, magkaya naman to kaya, Chris? Yan, sir, 12,000. 12K pero naman to. Yung price range ng ball python namin except dito sa store, parang 12,000 to 60K. Mm, okay, so depende na yun dun sa ano niya, jean niya na sinasabi mo. Opo. Oh, sige, etong kulay yellow. Yan po is Burmese python, pearl Burmese python. Ah, pearl Burmese naman to. Magkaya naman dito kaya, Chris? Yan, sir, is 11,000. Ah, mas mababa. Itong nasa ila, pinakailalim natin? Yan, sir, fire Burmese python, bali 8,000 po yan. Ah, okay, para mas mababa yung presyo ng Burmese natin, no? Opo, sa maliliit po kasi medyo mababa pa, pero pag malaki, dun na yung kain na sila bumabawi. Ay, oo nga pala, syempre, dahil marami-rami na yung pinuhunan mo, no? Opo, ito po, corn snake. Ay, ang ganda. Kulay ano na parang reddish yan, no? Na orange, ganun. Oo. Oh, yan. Oh. Magkano naman sa ganyan, Kuya Chris? Ang price range po nila is 10,000. 10,000? Ano yung adult size naman, di ba? Hindi pa po. Parang ganito rin yung adult size nila sa California King Snake. Ganda rin, no? Oh, talagang nakaka-amaze din sila. Magkano to? 10,000. 10,000 naman. Oh, itong nandito, yun naka... Parang ano ba to? Gecko? Ito, sailfin lizard po. Ah, sailfin. Ah, ano ito yung nasa tumatakbo sa tubig? Gano? Opo, opo. Ah, ayan yung okay. Jesus Christ lizard ng Pinas. Ah, sa Pinas din pala to? Opo. Oh, okay. Magkano naman sa ganyan? Yun, sir, is for display na lang eh. Pero 5,000 yung out namin dyan. Oh, okay. Last time. Sige. So, yan yung mga available natin. Tapos meron pa tayo dito. Ito, yung... Bearded dragon po. Ah, bearded no, the dragon. Magkano to? Ayan po, normal bearded dragon, 4,000 po. Oh, medyo ang baba pag mga lizard din, no? Ang mahal siguro dito. Depende sa species po kasi. Ah, ganun. Ito, isang medyo... bearded dragon. Ayan, ang cute. High po naman yung morph niya. Mas mataas na morph siya dito sa isa. 5,000 naman po yung price niya. Ano yung ibig sabihin ng mga morph na yun? Kumbaga, kung anong klase, sir. Parang genus din na. Okay. Tapos ito, may frog pa rin tayo. Ano nga bang tawag dito? White tree. White tree frog po. Oo, yan. Oh, magkano naman sa ganyan, Kuya Chris? Yan, sir. Not for sale na siya eh. Ah, not for sale na rin to. Opo. Oh, sige. So, pero ito, pagka nagkaroon ng available niya? Around 15,000. 15,000. Oh, sige. Tapos meron pa dito yung gusto nila maliwi. Ito, nandito. Oh, ayan oh. Ang cute. Ito, sugar glider yung tawag dito, no? Opo, sir. Oh, akala ko nga ano. Napipet din pala to, guys, sabi ni Kuya Chris, no? Yes, sir. Ano daw siya, parang... ilalagay mo lang oh pa. Ilalagay mo lang sa isang lugar tapos magaglide siya papunta sa iyo. Oh, di ba? Sa TikTok maraming nag-aalaga niya, ay nagse-share ng videos nila niyan. No? Oh, ganoon. Oh, sige, next time ha. Magkano to? Magkano na to kaya, Chris? 7,000. Pero pares po 12,000. Ah, okay. So, mas mura kapag pares. Meron pa kasi doon eh. Oh, ayun! Sumilip siya bigla. Oh, yan. 12,000 lang yung pares niyan. Oh. Tapos meron pa tayo mga turtle naman dito. Opo, ang available na lang po yung nasa loob. Ah, ito na lang. Ano ba Lion Box Turtle. Ah, Box Turtle yung tawag sa kanya. Oh, magkano naman sa ganyan kaya, Chris? Ayun, sir, 1,500. Oh, mababa lang. Pero hanggang gaano kalaki itong ganito klaseng turtle? Yun, sir, ang max size niya 8 inches. Ah, ang malaki rin. Mga 8 inches din, no? Pwede na rin. Tapos, sir, meron kami mga sale dito ngayon na, na mga python. Ah, ito. Oh, yan. May mga sale pa pala sila, Kuya Chris, dito. Kasi, open ko lang para nakita. Sige, hindi naman kami tutulawin yan, ha? Ah, hindi naman. Oh, yan. Normal Burmese python. Oh, magkano naman sa ganyan, Kuya Chris? 3,000. Wow! Oh, yan, guys, ha? May mga starter tayo ngayon dito. 3,000 lang. Kami papers na rin yan. Oh, guys, yun nga pala tatandaan natin, ha? Kapag ka mag-aalaga tayo ng mga reptile, meron kasi itong parang policy yung DNR natin. Okay. Kailangan registered din sila. So, pag binili naman to dito, Kuya Chris, okay na yung paper na yun, no? Yes po. Kasama na po nilang may uuwi yung papers na nakapangalan sa kanila. Nakapangalan na mismo agad sa buyer? Opo. Oh, sige. Okay, so yun. So, ito po lahat na kasing yan? Yes po. Iba-iba na rin ba to? Iba-ibang species. Ito po. Naman, ano tong species na to? Ito po, fire Burmese python naman. Oh, ang ganda rin. Around 4-5 ata siya. Oh, 4-5 na lang. Kung gusto nyo, guys, magsimula. Oh, at least, di ba, minsan nakala nyo, nakaka-intimidate din yung presyo ng mga ganito. Pero to, pwede kayo mag-start. Ang ganda rin ang kulay niya. So, Sir Chris, ang pinakamababa nyo ngayon, 3K. 3K. Yung kanina. Okay. Ito, 4-5. Pero kung gusto nyo ng maganda,
Yung weight natin ng malaki dun kanina, meron din tayo dito ng weight naman eh. Ah, naka-silden. Yes, sir. Ah, ito. Kasi iba gusto mga albino yung kulay eh. Oh, ayan oh. Oh, ang ganda. Magkano parang to? Pearl, no? Ito po, price niya is 6,000 kung hindi ako nagkakamali. Wow, ang ganda. Parang pearl na yung kulay ng ano niya, no? Ng skin niya, no? Ganda. Ganda. Hindi ko lang mahawakan eh. So, pag yung mga yellow niyan. Yung yellow, yung pearl Burmese python, 5'5 po. Oh, mas mababa pa. Oh, di ba? Oh, guys, hindi tayo susuko. Magkakaroon din tayo nito mga ganito. Oh, ito yon, mga 5'5 lang to, no? Oh, ilang months na pagka mga ganyan, Kuya Chris? Around 2 to 3 months po. 2 to 3 months. Oh, tapos instruct nyo na rin kung ano yung mga kailangan nilang kainin. Mm. Tapos yung enclosure din. Pagka ganito po kalaki, more on mice pa sila eh. Ah, mga mice naman. Pero pagka medyo lumaki na sila, sisiw kaya naman na nila. Ah, mga sisiw. Okay. Sige. Tapos ano pang available natin, Kuya Chris, na mga tarantula meron din? Sa ngayon, sir, ano eh, pre-order sila eh. Ah, pre-order. Opo, nabili po kasi yung last stock na nung nakaraan, tsaka yung scorpion din. Ah, okay. So, ito na yung mga available natin ngayon dito. Opo. Tsaka ito, circus lang, ano yung mga, opo, kahit pasada na lang. Ano ito yung mga tricks po ito sa bearded dragon, tapos ito shedding age sa mga hirap magbalat na reptile. At magkano po yung usually yung price? Actually, ito, Dragon Delight 500 each, pero naka-sale ito kasing tatlong to ngayon. Buy one, take one sila. Bali. Ooh, okay. Diba? May mga buy one, take one din pala sila, Sir Chris, dito. Pag mga pang ito, ito po, buy one, take one din eh. Pero ito, hindi po buy one. Ah, hindi buy one, take one. O, sige. So, makikita nyo guys, mga available din dito na mga supplies, accessories, mga tricks. Accessories, pang setup. Ito, carpet niya. Yes, sir. O, magkano naman sa ganito, Kuya Chris? Depende po, iba-iba eh. Pero may price tayo. Ah, mayroon naman pala. O, sige. $5.75. Okay, so at least magka-idea lang tayo. Ito, mga supplements, calcium, vitamins, tapos electrolyte. Ah. Magkano po nag-range usually yung price nila? Parang 350 to 525 yun. Mga supplement. Okay. And then dito, meron din tayong ito mga food dish and water dish. Tapos mga hides. Ito, mga hides. Ang cute to. Magkano yung ganito, sir, please? Yung small, 300. Medium, 325. Tapos itong pinakamalaki. Yung large, 545. Okay. Tapos ito, halimbawa ito, complete setup ba ito? Yes, sir. Ito, anong pwedeng alagaan dito sa ganito malaki? Turtle po. Ah, turtle to. Ito. May nakalagay naman po kasi dito, comparison yung setup niya. Aquatic siya. Okay. So, magkano sa ganitong setup? Ayun, sir, around 14K po. 14K. Kompleto na yun, kasama mga lightings, etc. Opo, yan pong buong yan. So, wala ka nang poproblemahin pag binili mo to, sir, Chris. Ayan na lahat. Na opo, tsaka tubig na lang. Okay. Tapos ito, ano ba ito? Pang tortoise na. Ah, ito pang tortoise na to. Itong gantong, Sir Chris, magkano itong gantong setup natin? Ang range niya is nasa 16,895 kung hindi ako nagkakamali. Sige. Kompleto na yun. Nag-sale ba? Kasama rin ito sa sale, hindi. Yung mga pets na yung nakasale natin. Yung pets lang, okay. Sir. So, kapag kasama enclosure natin, kung halimbawa mag-sale sila, Kuya Chris, mga 10,000-15,000, mga 20 plus thousand, no? Isang buong setup. 25, ganun. Around 25 to 30K. Okay. Pero so, depende po sa captain na kukunin eh. This is ano, 40 gallon. Ito po. 20 gallon. 20 gallon. Okay, ang ganda rin. Ito na dito, pati ito. Ayan po, mga domes, lagayan ng ilaw. Ayan. Ito na dito. Ayan. Ito po, for sale ba itong mga to? Opo, for sale. Pati pala itong mga to, para mga ano. Cute to. Magkano naman sa mga ganito, para souvenir? Dating 900 plus sila eh, 995, pero 500 peso each na rin. Ah, ang galing. Ang ganda, para mga pan-display na rin. Ang resin din sila. Resin. Sige, thank you Kuya Chris dun sa ano, sa time. Siyempre, na-isolve mo na si Kuya Chris dito. At least guys, pag masisimula kayo, message nyo lang itong sila Kuya Chris ng 100% exotic. So may mga sale din sila, at least nagpo-post sila dun sa Instagram at sa Facebook nila. Punta kayo dito directly or pwede nyo rin silang i-message dun sa Facebook o kaya sa Instagram, no? Yes po. Okay, thank you Kuya Chris. Thank you. Welcome, sir. Bigyan ko kayo ng sticker na, Mr. Ka. Sige. Sige, sama na. Guys, bago kontakin niyo yung 100% exotic. So, dito, ito yung mga available na contact details nila from Facebook,
Instagram, pati TikTok. Opo, sir. Oh, may TikTok din pala. Tapos mga mobile number nila, tsaka email. Okay? So, open sila, 9 a.m. hanggang 6 p.m. So, Monday to Sunday. Monday to Sunday. Okay? Ayan na, oh. Ang kapatang nilalagay sa atin. Ha? Kailangan ko umupo. Oh my God! Ay, ganun pala yung feeling. Medyo... hindi ko alam kung paano... parang... Natatakot ka ba? Hindi naman. Ano lang? Ano? Malamig. Malamig siya. Pag ganyan naman, Sir Chris, hindi naman siya nanunukla. May ano, papunta na sa mukha mo. sa mukha ko. Ano lang yan, gusto niya lang ako ipet, gano'n? Tsaka pinoprotect niya rin kasi sa sarili niya kung mahulog siya. Okay. Kaya ako nagko-coil din. Mararamdaman mo naman masakit na eh. Pag galing ko nararamdaman ngayon, parang kumapalupot na siya. Nasa na siya? Actually, papapunta na siya sa kabila ng leeg ko para daw medyo... Pwede siya kawakan? Pwede siya. Ayan. O, sige guys, medyo pumapalupot na yung si ano natin. Yung pang-show natin dito. Ang tawag dito kaya, Chris? Albino Burmese. Albino Burmese. O, ayan. Ang ganda rin, guys. Pwede nyo rin itong itabi, no? Pwede sa kama. Opo. O, humigpit na nga siya ngayon, eh. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, and comment down below para sa inyong mga questions and suggestions. Thank you for watching and see you on our next vlog. God bless you! Bye!